May panibagong motor na naman tayong aabangan. Isang klase ng dual sport adventure type na motorsiklong scooter na makikipagsabayan na sa Honda ADV natin dito sa bansa. Sa panahon ngayon ay patuloy nang dumadami ang mga automatic motorcycle sa kalsada. At isa na nga ang namamayagpag ngayon ay ang Honda ADV 160, kung pang long ride, city ride at off-road lang din naman, kasi ang gamitan ay talagang mapapakinabangan mo ng napakainam ang mga ganitong klaseng motor. Kaya naman, para sa maraming tumatangkilik dito ay may isa pa pala tayong pwedeng isama sa pagpipilian nating motorsiklo na may ganitong klaseng kategorya, ang Aprilia SR GT 125 na panibagong modelo ng dual sport type category na may posibilidad ding dalhin dito sa bansa. Kung ano-ano ang meron sa motor na ito ay aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Halimbawa, mas magiging mura pa kaya sa Honda ADV? Tara at alamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan, pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang bagong modelo ng Aprilia na SR GT 125cc ay ang nakababatang kapatid ng SR GT 200 na dumating na dito sa bansa. Ang motor na nagpapakita ng pagiging aktibong paraan sa larangan ng pakikipagsapalaran sa mga terrain or off-road na lugar, na kung saan ay napakainam din talagang gamitin kung sa adventure, long ride lang din naman ang hilig mo, ay para sa iyo nga ang mga ganitong klaseng motor. Tinatawag din itong SR sa ibang bansa, ngunit ngayon ay nadagdagan ng GT dahil sa bagong update nito. Saan nyo at pamamaraan ng pagkakagawa dito ay halatang hindi tinipid, at ang pagiging sporty crossover concept nito ay mag-i-stand out din talaga sa maraming motorsiklong scooter. Mas mataas nga lang kasing tingnan ito sa Honda ADV dahil sa parang nakatingala ang front portion nito. Pero gayon pa man, ano pa nga ba ang aasahan pa natin dito? Ang pagkakaroon ng kabuuang makina na powered by 124.5 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder with 4-stroke single overhead cam, at naka 4 valves na rin ang buong makina nito. Pagdating sa cooling system, ito ay naka liquid cool type, at fuel system naman na fuel injected type na. Mas tumatagal sa napakahabang biyahe dahil sobrang tipid din namang kumonsumo nito sa gasolina na umaabot sa 55 km per liter. At pagdating naman sa compression ratio, ito ay may 9.2:1, habang ang bore and stroke size naman nito ay 52.0 mm by 58.6 mm. Nahahataw din sa mabilisang arangkada sa pagkakaroon ng mas malakas na performance level, dahil pagdating naman sa kanyang maximum output, ito ay nakakagawa lang naman ng 14.8 horsepower sa kada 8,750 rpm, habang ang maximum torque naman nito ay nasa 12.0 Nm sa kada 6,500 rpm, na kung ikukumparan natin sa lakas ng pwersa ng ADV ay hindi naman nagkakalayo. Yun nga lang, sa displacement kasi nito ay medyo mababa talaga. Kaya pagdating sa top speed, mga kaibigan, batay na rin sa test drive nito, ito ay nakagagawa ng 128 km/h sa kabuuang bilis. Hindi na rin masama para sa mga nagsisimula pa lang, at maganda pa sa motor na to ay naka-certified Euro 5 compliance na rin, kaya eco-friendly na rin. At pagdating naman sa mga features na meron pa ito, ang lahat ng mga ilaw sa harap at likod, mapa-headlight, daytime running light, signal lamps at taillight nito ay naka full LED type na. May napakaangas din na cocktail part na kung saan makikita mo ang naka naked handlebar at instrument panel na naka full LCD digital display, na sinamahan ng mga advanced na sistema tulad na lamang ng engine check warning, idling stop system, at meron na rin itong Bluetooth connectivity. Napaka-premium na rin ng datingan nito dito sa may cocktail niya, kasi sobrang upgraded talaga, mga kaibigan. Napakalawak ng screen nito na siguradong klarong-klaro ang mga notification na lumalabas dito. At syempre, mamomonitor mo rin ng maigi ang lahat ng mga notification dahil kitang-kita na yan. At meron na rin itong kasamang USB port charging system. At isa pa sa pinagmamalaki nitong motor, mga kaibigan, ay ang mga safety features na meron ito.
ang pagkakaroon na lamang ng ABS sensor sa may braking system at traction control system naman. Mga sistema na kung saan ay aalalay sa'yo sa mas tigtas na paraan ng pagpapatakbo ang ABS sa braking system na kung saan ay maiiwasan ang pagkadulas o unlock ng brake lalo na sa biglaang pagpipreno. Ang traction control system naman na magagamit sa malulubak, matutubig at biglaang pakurbadang kalsada na sinisiguro na malilimitahan din ng sensor na ito ang pagkadulas o pagkasemplang natin sa mga ganong senaryo. Alright. Pero base nga sa ilan, hindi mo naman talaga kailangan yan kung maingat at hindi ka naman barubal magmaneho sa kalsada. Pero it's better to use na lang din kung kinakailangan. Alright, at bukod pa dyan, samahan pa yan ng magagandang klaseng pyesa na inilagay dito para mas epektibo palalong gamitin sa off-road. Dahil pagdating sa mga chassis and suspension nito, ang buong frame na ginamit ay double cradle. Mas matatag at matibay daw ito. At hindi ganun kabigat ang mga suspension naman ito. Sa front ay naka-telescopic fork na may size na 30mm habang ang rear suspension naman ito ay naka-double hydraulic shock absorber with adjustable preload. Sa pamamagitan naman ito ay mai-adjust natin ang suspension depende sa bigat ng ikakarga mo dito o sa mga daanan na sobrang lulubak. Dahil sa purpose nito ay mas gaganda ang bouncing at mas magiging matibay pa dahil naiayon din ito ang puwersa ng pag-bounce depende rin sa lugar na ating dadaanan. Alright. At para naman sa wheel and tires nito, ang front tire size nito ay may kabuuang sukat na 110x80R14 habang ang rear tire size naman ito ay 130x70R30 naman. Naka-alloy wheels at tubeless na rin ang mga tires nito at pagdating naman sa braking system nito sa front, ito ay naka-single disc brake with size na 260mm na equipped na nga sa ABS sensor ang front wheel disc nito. At oo nga pala mga kaibigan, itong Aprilia SR GT 125cc nga pala ay may dalawang klaseng variation. Ang naka-CBS type variant na standard nito at itong high-end variant natin na equipped lahat sa safety sense at ibang mga features pa. At pagdating naman dito sa rear brake nito, ay parehong naka-single disc brake na rin, ngunit wala nga lang itong ABS sensor. Pero yung isang variant natin ay standard mga kaibigan, ang rear brake niya ay naka-drum brake type pa. So maganda rin ang klase ng disc nito kasi pa-wavy ang itsura niya. At para naman sa physical measure nito mga kaibigan, ang kabuang sukat naman pagdating sa buong bigat, ito ay tumitimbang ng 115kg. Mas mabigat pa rin dito ang Honda ADV-160. Ang seating height naman nito ay nasa 799mm na mas mataas naman ito compare sa Honda ADV na may sukat lamang ang seating height na 780mm. Kaya kung sa Honda ADV ay kaya ng hanggang 5'3 ang height, dito ay ting kakayanin ng hanggang sa 5'5 flat. Ang buong haba naman itong motor ay nasa 1920mm na may kabuang lapad na 765mm. Ang buong taas naman ito ay umaabot sa 1920mm na may ground clearance size na 155mm. Para naman sa wheelbase size nito ay may sukat na 1350mm at fuel tank capacity nga pala mga kaibigan na sobrang lawak din na umaabot sa 9 liters ang full tank. Alright. At kasalukuyang available pa lang itong Aprilia SR GT 125 sa bansang Europa kung saan ito nang galing. Sa may Italy at kamakailan lang ay dumating na rin dito ang Big Brother na Aprilia 200cc. Kaya baka sakali talagang may posibilidad ding dalhin ito dito sa bansa. Ngunit magkano naman ang magiging presyo niyan? Yung 200cc ay may kabuang presyo sa kasalukuyan dito sa bansa na umaabot sa 248,000 to 258,000. Depende din kasi sa variant nito. Pero itong 125cc I think papalo rin ito ng hanggang sa 170 to 185,000 kapag dinala na nila dito sa bansa. Alright. So sa mga nagpaplano pa lang mga kaibigan na bumili ng bagong motorsiklo ngayong taon, ay mas maganda rin namang pagpilian or isama sa option nyo itong SRGT natin. Alright. Meron naman 200cc na nandito sa bansa, yun nga lang may kamahalan talaga. Pero depende pa rin yan sa choice mo o sa perception mo kung saan ka mas nagagandahan. Alright, so hanggang dito na lamang po siguro ang ating video. Pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout
si Sir John Marky de Guzman ng Mutimbo, Bulacan. Shoutout po sa inyo idol at salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Alright. At para sa mga kaibigan natin na nasa abroad na laging nakatutok at nakaabang, maraming salamat po sa inyo idol at mag-ingat po kayo palagi dyan. Maraming salamat din po sa mga patuloy na nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito. Alright. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po. Ngayon kung bago ka pa lamang din po napadpad dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman makikita palagi sa mga video na i-upload ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa iba pa. Kung may mga katulungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang maiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obliss Collection. Thank you!